Ihandog mo ang iyong buhay upang itaguyod ang karangalan ng pangalan ng pamilya. Ito ang mga katagang madalas binabanggit ng ama ng ating bida sa kwentong ito. Tumatak ito sa kanya ng husto na kahit sa pagtulog ay napapanaginipan niya ito. Pero iba na ang ibig sabihin ng mga salitang ito ngayon. Hindi na siya ang dating bata na sunod Sun Yeon sa kanyang ama. Para sa kanya ang ibig sabihin na ng mga salitang ito ay kalimutan niya ang mga pangarap niya at ibuhos na lang ang buong buhay niya sa pagsuporta sa kanyang nakakatandang kapatid. Sa isang lugar sa gitna ng lambak, nagtipon ang mga kulay puting knight at tinutugis ang isang lalaki. Umabot na ang lalaking ito sa kanyang limit pagkatapos niyang makipaglaban sa napakaraming knight na ito. Sa huli ay wala na siyang nagawa kundi lumuhod dahil sa sobrang pagod. Pinupuri naman ng isa sa mga knight na ito ang pinakitang tibay ng lalaki. Masaya siya na nakakita siya ng ganitong klaseng laban na minsan mo lang masasaksihan sa buhay mo. Isang low knight na kinayang makipaglaban sa pinakamalalakas na warriors sa buong kontinente. Tamdam ng mga white knights na ito ang hirap na pinagdaanan nila para lang masukol ang lalaking ito. Marami ang nagbuwis ng buhay sa pakikipaglaban sa lalaki. Pinuri ng leader ng mga white knight ang lalaki at sinabing tulad ng kanyang kapatid ay napakalakas din ito. Ang pangalan ng lalaking ito ay Boris at tinawag niya ang lalaking tinutugis nila na Lord Sion Ver. Si Sion ang bida sa kwentong ito at ang lalaking nasa kanyang harapan ay tinuturing niyang taksil sa imperyo si Boris. Di mapigilan ni Boris ang kanyang sarili sa pagngiti dahil sa wakas ay nasukol na rin niya si Sion at maisa sa katuparan na rin niya ang kanilang mga pinaplano. Nagsummon ng dagger ang ating bida at koneksyon si Boris kung sino ang nag-utos sa kanya para gawin ito. Naglabas ng itim na aura ang ating bida at naghahanda na muling sumugod. Tingin niya ay ang emperor ang may pekana ng lahat ng nangyayari sa kanya. Napa-atres naman si Boris nang makita ang itim na aura. Takot siyang malapitan ito dahil alam niyang wala pa rin siyang laban kay Sion kahit sugatan na ito. Ngayon ay napatunayan na niya na totoo ang mga balita na nagtataglay si Sion ng itim na aura at isa itong assassin na nagmula si Mist. Mas lalo pang pinatindi ng ating bida ang paglabas ng itim na aurang ito. Para ipakita sa lahat na hindi siya papahuli sa kanila ng basta-basta. Matagal nang tinutugis ng mga Tiga Order of Light ang mga Mist Assassins at ngayon ay nakakita na si Boris nito ng personal. Mas asama ang turing ng mga ito sa mga Mist Assassins base sa kulay ng mga aura nito. Sinabi ni Boris na gagawa siya ng report kung paano niya pinuksa ang kampan ng kadilimang ito. Hinamon naman siya ni Sion kung kaya niya pa bang magsumbong pagkatapos niyang putulin ang dila nito. Pumusisyon na si Sion at naghahanda ng umatake. Binabalaan niya si Boris at sinabing sisiguraduhin niyang uubusin ang lahat ng ngipin nito. Kampante naman si Boris dahil marami siyang kasamang backup, at kahit gumamit ng sekretong teknik si Sion ay hindi nito makakayang makawala sa kanila. Nakapag-cast na siya ng 9-star magic barrier kaya't wala nang lusot si Sion. Kinakailangan namang makawala ni Sion sa lugar na ito dahil kailangan niyang balaan ang kanyang kapatid. Kinakailangan nilang malaman kung sino ang mastermind sa pagkilos na ito. Kaya't kahit anong barrier pa ang itapat sa kanya ay sisiguraduhin niyang malalagpasan niya ito. Habang naghahanda ng sumugod si Sion ay bigla siyang nakarinig ng tinig. Isang pamilyar na tinig na nagpapahinto sa kanya. Dumating ang isang lalaki na nakasuot ng heavy armor. Nagbigay galang naman dito ang Tiga Order of Light na si Boris. Natigilan at natulala si Sion sa kanyang nakita. Nawala ang galit at napalitan ng mga tanong ang kanyang mga mata. Naalala niya sinabi sa kanya noon ng kanyang ama. Sinabi nito na kailangan niyang ihandog ang kanyang buhay upang itaguyod ang karangalan ng pangalan ng kanilang pamilya. Alang-alang sa kanyang nakatatandang kapatid na si Ekel. Pilit tinatak ng kanyang ama sa utak niya na ang tagumpay ng kanyang kapatid ay tagumpay na niya rin. Ekel Ver, ang nakatatandang kapatid ng ating bida.
Sinuportahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya pero sa huli ay ipinagkalulo siya nito para magkaroon ng mas mataas na posisyon sa emperyo. Hindi makapaniwala si Sayen na ang kapatid at sariling dugo niya ang magtra-traidor sa kanya. Naglakad na papalapit sa kanya si Ekel, dala-dala ang kanyang great sword. Pananghinaan naman ng loob si Sayen nang malaman ito, hindi niya maintindihan kung bakit nandirito ang kanyang kapatid. Unti-unti nang hamina at nabawasan ang lumalabas na itim na ores sa katawan niya. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung ano ba ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito. Ibinulong naman ng kapatid niya sa kanya na nagampanan na niya ang lahat ng kanyang tungkulin para sa kanilang pangalan, pamilya at higit sa lahat ay para sa kanya. Sinabi ni Ekel na ilang dekada nang nagsisilbi si Sayen at binubuhat ang responsibilidad ng mga tungkulin niya. Kaya ngayon ay siya naman ang magpapalaya kay Sayen sa sumpang ito. Di pa rin maintindihan ni Sayen kung ano ang naging problema. Tinatanong niya si Ekel kung may nagawa ba siyang mali dito. Biglang lumakas ang boses ni Ekel, ginawa niya ito para marinig ng lahat ang mga sasabihin niya. Sinabi niya na ang itim na arang bumabalot sa kanyang kapatid ang siyang patunay na hindi na ito isang tao at isa na lamang kasuklam-suklam na mamamatay tao. Lantaran niya ring pinagbintanggan si Sayen na niloko siya nito at itinago ang kanyang tunay na kulay. Siya naman ang nagtanong ngayon kung hindi ba talaga alam ni Sayen ang mga karumal-dumal niyang mga kasalanan. Nang marinig ni Sayen na pinagbibinitangan siya ng kanyang kapatid ay napuno siya ng galit. Hindi siya makapaniwala na kaya itong gawin sa kanya nito. Nagi siyang parang aso na naging utusan nito. Mula sa agawan nito sa Imperial Crown, paglaban nito sa Demon Army, at sa digmaan para mapag-isa ang kontinente. Tinulungan niya ito at ibinigay ang kanyang buong sarili para lang magtagumpay ito sa mga laban niya. Dahil naniwala siya at nagtiwala sa sinabi ng kanilang yumaong ama. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos niyang magpaka-aso sa loob ng 2 taon ay basta-basta na lang siyang idedispatcha nito. Muling nag-umapaw ang itim na oryo sa paligid ng katawan ni Sayen. Wala na siyang pake kung masira man ang kanyang katawan sa gagawin niyang ito. Ibubuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas sa oras na ito. Gagawin niya ito para lang makaganti sa kapatid niyang nagtaksil sa kanya. Mas lalo pang lumawak ang sakop ng oryo ni Sayen. Nanatili namang kampante at nakatayo lang ang kanyang kapatid sa harapan niya. Hindi makapaniwala ang ibang knight ng Order of Light na may natitira pa palang lakas si Sayen pagkatapos sila nitong labanan. Dagdag pa niya na ang ganitong kapangyarihan ay hindi muna maituturing na tao. Gusto na lang matawa ni Sayen sa inaasal ng kapatid niya ngayon. Kinikilala itong bayani ng buong kontinente pero natatakot ito sa kanya na nakababata niyang kapatid. Sa takot niya ay kinailangan pa niya itong patayin. Nag-transform na si Sayen at ang itim na aura niya ang nagsilbing maskara niya. Tinablan naman ng trash talk niya si Ekel. Sumugod na ito at mabilis at paulit-ulit na inatake ang kapatid niya. Lamang siya sa bilis dito at ang habol niya lang ay makapagtala ng isang pinsala dito na hindi na gagaling kailanman. Nakailang ulit pa siyang atake hanggang sa makakita siya ng opening. Mula sa likod ay sumugod na siya. Sa kama ang palad ay nasalag ito ng skill ni Boris na Naki alam sa duelo nilang magkapatid. Sa bahagyang oras na ito ay naka-counter na sa kanya si Ekel, at nagawa siyang saksakin ito sa sikmura. Unti-unti nang nawala ang itim na aura na bumabalot kay Sayen at nabitawan na rin niya ang kanyang sandata. Tuloy pa rin sa roleplay na bait-baitan ang kanyang kapatid. Sinabi nito na balak sana niyang tapusin si Sayen sa mapayapang pamamaraan dahil kapatid niya ito. Pero nilabas nito ang kanyang tunay na kulay. Dinagdag pa niya na dati pa niyang alam ang masamang nature nito kaya't kahit minsan ay hindi siya nagtiwala dito. Kita naman sa mga mata ni Sayen ang pagka-broken-hearted sa narinig na mga salita mula sa kanyang kapatid. Tinadyakan pa siya nito at iniwan na para mamatay. Habang nag-aagaw buhay, iniisip ni Sayen na parang nasayang lang ang buhay niya. Sa huli ay sa ganitong paraan pa siya mamamatay. Naawa siya at natatangahan sa sarili niya.
Binuhos niya ang buong buhay niya para sa iba at hindi man lang nagtira para sa sarili niya. Bago pa man malagutan ng hininga ay bigla niyang naalala ang kapatid niya. Biglang napuno ulit ng galit ang puso niya kaya't nagawa niya muling kumilos. Inatake niya ito sa huling pagkakataon at umaasang maisasama niya ito sa hukay. Gayunpaman ay naunahan pa rin siya nito. Sa kanyang pagpanaw ay nabalot ng dilim ang paligid niya. Ngunit bigla siyang nakarinig ng tinig. Tinatawag siya nito sa pangalan niya, at bigla siyang nagising, hinawakan ang kanyang leeg habang naghahabol ng hininga. Isang babae na nakabihis na parang kasambahay ang pinapagalitan siya. Ginigising siya nito at pinapatayo na sa kanyang higaan. Nagulat naman si Cyan at tinanong kung anong ginagawa ni Emily dito. Ang personal niyang maid. Nagulat si Emily sa biglang pagtawag sa kanya ng kanyang young master, 20 taon na ang nakalilipas mula nang makita niya itong si Emily. Pero parang hindi nagbago o tumanda ito. Nagulat si Emily at iniisip na baka nananaginip lang ang kanyang young master. Napansin ni Cyan ang paligid at naalala niyang ito ang kanyang silid nung siya ay bata pa. Agad niyang hinawakan ang kanyang mukha para malaman kung nananaginip lamang ba siya. Bumalik siya sa nakaraan noong bata pa lang siya. 20 taon sa nakaraan. Patuloy siyang pinapagalitan ni Emily habang siya naman ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Pinaalala sa kanya ni Emily na ngayon araw gaganapin ang sparring match niya. Iniisip nito na kaya nagtutulog-tulugan si Cyan ay natatakot ito sa lab ang kakaharapin niya. Inaalala naman ni Cyan kung anong sparring match ang tinutukoy ni Emily. Sa kastilyo ng pamilya ng Duke Ver, nakakasigurado na si Cyan na nagbalik nga siya sa nakaraan. Iniisip niya kung naalala niya lang itong lahat at proseso ito bago siya mamatay. Naaalala niya ang araw na ito, 27 taon na ang nakaraan unang araw ng Marso 1985. Ang huling taon bago siya pumasok sa academy. Merong ginaganap na sparring match kada magtatapos ang buwan sa kanilang teritoryo. Isa itong importanteng event na kahit ang tatay niya Duke ay nanunood ng personal. Ang kanyang kalaban ay ang kanyang kapatid sa amang si Kranz Ver. Parehas sila ng edad nito at ang nanay niya ay si Margaret Argeus ang Dekesa. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit parehas ng edad sa apat na magkakapatid ay mas pinapaboran si Kranz kesa sa kanya. Isa siyang anak sa labas na hindi kilala ang pagkakakilanlan. Ang tinamo niyang kahihiyan sa araw na ito ay ang mas lalong nagpababa ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Nagi siyang katatawanan dahil sa insidenteng ito. Ito rin ang naging dahilan kung bakit tuluyan nang nawala ng interes ang kanyang ama sa kanya. Pinapayuhan siya ni Emily na sumuko na lang at huwag nang lumaban. Naasar naman si Cyan dahil pati ang personal maid niya ay walang katiwa-tiwala sa kanya. Kinakailangan niya lang manalo para mabago ang tingin sa kanya ng mga taong ito. Napansin naman ni Cyan na tila mabigat ang repair na kanyang dala-dala. Talagang ang bumalik na siya sa katawan niya noong 10 taong gulang at mahina pa lang siya. Pakiramdam niya ay hindi na ito isang panaginip o flashback bago pumanaw. Gayunpaman, hindi pa siya nakaririnig ng ganitong mahika na makakayang gawin ang ganitong ilusyon. Kina-question niya ang kanyang sarili kung talaga bang bumalik siya sa nakaraan. Pinuri siya ng kanyang kapatid dahil nagpakita pa rin ito sa duelo nila at hindi naduwag. Magkaedad lang ang dalawa pero higit na mas matangkad si Kranz kesa sa kanya. Iniisip naman ni Cyan na kung talagang bumalik siya sa nakaraan ay magagawa niyang baguhin ang tadhana niya. Humudyat na ang duke para simulan ang laban. Agad na sumugod si Kranz dahil napansin niya na tila wala sa sarili si Cyan. Umatake na kaagad si Kranz pero sobrang bagal ang tingin sa kanya ni Cyan. Umatras lang siya ng bahagya at hindi na siya natamaan ni Kranz. Nawala rin ito sa balanse at nagmukhang katawa-tawa. Muli siyang sumugod papunta sa ating bida pero dinasarmahan na kaagad siya nito. Sa isang atake lang ay nabitawan na kaagad nito ang kanyang sandata. Tinadyakan niya rin ang gulugad ng paa nito na siyang ininde ni Kranz.
Namilipit ito sa sakit habang nakahiga sa sahig, hawak-hawak ang paa niya. Namangha naman ang duke habang ang dekeso naman ay nag-aalala sa kanyang anak. Alam ni Sayan na matatapos na ang laban sa oras na itutok niya ang kanyang espada sa lalamunan nito. Pero hindi pa siya satisfied sa pagkapanalo niya. Madalas siyang bulihin ni Kranz noon para lang sa personal niyang kasiyahan. At ang pang-Haaris na iyon ay nagpatuloy pa sa academy. Kaya sa tingin niya ay kulang pa ang pagkatalo nito. Kinakailangang magtanim siya ng takot dito nang sa gayon ay hindi na siya nito gambolin pa. Sa pagkakataong ito mabubuhay na siya para sa sarili niya. Tumanggap ng kaiyahiyang pagkatalo si Kranz sa pagkatalo niya sa ating bida. Sa hirap ng pinagdaanan nito ay bumula pa ang kanyang bibig at tuluyan siyang nawala ng malay. Dahil sa nangyaring ito ay hindi itinuloy ng kanilang ama ang duke ang mga plano niyang paglalakbay sa araw na iyon para lang makipagkia at makausap si Sayan. Mukhang nabigla ito sa nakita niyang kayang gawin ni Sayan na inakala niyang mahina. Pinasundo pa mismo si Sayan sa personal na bodyguard ng duke na si Jerkon isang high knight. Tahimik na naglalakad ang dalawa sa pasilyo ng palasyo papunta sa opisina ng duke nang makasalubong nila ang dekesa ang nanay ni Kranz. Mukhang nanggaling ito sa infirmary para kamustahin ang kanyang anak na ginulpi ng bida natin. Nangingiti si Sayan dahil alam niyang asar na asar ito ngayon sa kanya. Dinagdagan niya pa ng asin ang sugat nito nang tanungin niya bigla kung okay lang ba si Kranz na parang hindi halata na sinadya niyang bugbugin ito. Nagngingit-ngit sa galit ang dekese dahil nagawa pang mga sar ni Sion pagkatapos ng ginawa nito sa kapatid niya. Para sa dekese ay napakabastos ng pag-uugaling ito ni Sion. Gayunpaman ay nagpatuloy lang sila sa paglalakad at nilagpasan na ang isa't isa. Pero hindi pa doon natatapos ang trash talk spree ni Sayan, humabol pa siya ng mga salitang ganoon talaga ang nangyayari sa isang sparring match at sabay pa balang na nagpalom. Nagulat naman ang dekesa at servant niya sa mga narinig nila. Di naman inaasahan ni Sayan na may natatagong talento ang dekesa sa pagribat. Sinabi nito na hindi talaga sila dapat nakikihalubilo sa mga mabababang klas na tao. Napahinto si Sion sa sinabi nito. Dinagdagan pa ng dekesa ang mga sinabi niya na dahil galing si Sion sa maruming sinapupunan ay hindi na nakapagtataka na napakabaho ng ugali nito. Dagdag pa niya na dapat ay nagpapasalamat pa sa kanya si Sion dahil kung hindi dahil sa kanya ay baka naging pulubi na lang ito at nagpag-alagala sa kalye kung saan siya nababagay. Buong sunog. Nakaramdam ng matinding galit si Sion dahil sa below the belt na sinabi ng dekesa. Dahil dito ay hindi na niya napigilan ang paglabas ng bloodlust niya. Nais na niyang tapusin ang dekesa pero nakaisip siya ng mas matinding maibabanat niya rito. Alam niya kung paano siya makakabawi para mas maging miserable ang dekesa at gagawin niya ito ng dahan-dahan. Napapangisi pa siya sa pinaplano niya. Pinaalala niya sa dekesa sa sabay silang papasok sa academy ng anak nito. Tinanong niya ito kung hindi ba ito nag-aalala na baka pagka-graduate ay kulang-kulang na ang mga paa at kamay nito. Tinitigan niya ang duke sa gamit ang nanlilisik niyang mga mata. Hindi naman nanatiis ng dekesa ang pangbabastos ni Sion sa kanya kaya't gumamit na siya ng dahas. Binalak na niya itong sampilan dahil sa bastos na bunganga nito. Pero bago pa man niya ito nagawa ay inawat na siya ng high knight na si Jerkon. Humingi ng paumanhin si Jerkon dahil hindi nito mahahayaan ang balak ng dekesa. Nagpaalam na sila at kanina pa sila inaante ng duke at hindi na ito pwedeng madelay pa. Nakangiting tagumpay naman si Sion dahil alam niyang mangyayari ito. Seryosong tinignan ni Jerkon ang dekesa at wala nang nagawa ito kaya't napa-atres na lang. Alam ni Sion na absolute ang orders ng duke at hindi ito pwedeng baliin kahit pa ng dekesa. Bukod pa doon ay pinuprotektahan siya ng nang high knight na nakatanggap ng order mula sa duke. Panatag ang loob ni Sion dahil binabantayan siya ng knight na hindi takot kalabanan pati ang dekesa. Sa loob ng opisina ng duke, nakarating na si Sion ang pinakabatang anak ng duke sa House of Ver.
Siya ay nagbigay galang dito at nagpasalamat at inimbita siya nito sa opisina. Hindi naman malaman ni Sion kung ano ang dapat niyang maramdaman sa tagpong ito. Ito ang una nilang pag-uusap sa loob ng 15 taon para sa kanya. Duke Willers Ver, ang Great Lord na namuno sa Velius ang Western Territory ng Wusuf Empire. Tinatawag siya ng karamihan na the Guardian of the Continent. Ang magaling na bayaning biniyayaan ng napakalakas na magic at napakatalim na isipan. Siya ang pumihil sa invasion noon ng mga demons. Ang lalaking dinala ang mga suliranin ng kontinente sa balikat niya. Kahit sa huling araw niya ay ang tangi niya lang na hiling ay kapayapaan para sa kontinente. Gayunpaman, iba ang tingin sa kanya ni Sion kumpara sa karamihan. Para sa kanya ay ang kanyang ama ay isang lalaki na mas pinili ang maging sunod Sonyeron sa iba sa buong buhay niya. Kaya't tinuturing siyang tanga ni Sion. At tinuturing naman ito na mas tanga ang sarili niya dahil sinunod niya ito na maging gaya niya. Pero iba na ang mangyayari ngayon dahil hindi na nila mapipigilan ang ating bida na mangarap para sa sarili niya. Pinapunta siya ng duke dito sa kanyang opisina dahil may nais itong malaman. Napansin niya kung paano umiwas si Sion sa atake ng kanyang kapatid. Batid nito na umiwas si Sion at na-predict nito kung saan pupunta ang espada ng kalaban niya. Nagmamang-maangan pa si Sion pero hindi niya maloloko ang mata ng ama niya. Noong sumugod sa kanya si Kranz ay nakita ng ama niya kung paano kinalkula ni Sion ang trajectory ng repair ng kanyang kapatid. At halatang umiwas lang ito bahagya at tuluyan na niyang naiwasan ito na nagresulta sa pagka-out of balance ni Kranz. Nais malaman ng duke kung kailan nagsimulang mag-aral ng swordsmanship si Sion at kung sino ang nagturo sa kanya. Nagulat naman ang ating bida dahil di niya inaasahan na mapapansin ito ng duke. Sinabi niyang walang nagturo sa kanya at pinag-aralan niya lang ito mag-isa gabi-gabi. Sinabi ng duke na ang kilala niyang Sion ay walang kakayahan o hilig sa paghawak ng sandata. Kaya't nagtataka ito kung paano ni Sion na itago ang ganitong talento. Sinabi ni Sion na ayaw niyang makuha ang atensyon ng mga tao. Dahil naman dito ay not akon niya ang kanyang kapatid at madaling natalo. Ito ang inaakala ng kanyang ama. Muli naman niyang tinanong si Sion kung bakit parang napasobra naman yata ang ginawa niya. Kapatid niya ang kalaban niya kanina pero hindi man lang siya nagdahan-dahan. Maiksi pero mahirap sagutin ang tanong na ito ng duke. Mukhang tinanong niya ito para malaman kung anong karakter meron si Sion. Sinabi nitong may gusto siyang patunayan. Hindi naman maisip ng duke kung anong ibig patunayan ng anak niya sa ganitong edad kaya tinanong niya ito kung ano ba ang nais niyang patunayan. Kahit na magkapatid sila sa ama ay nais mapatunayan ni Sion na mas superior siya sa kanyang kapatid na si Kranz. Naisip niya na ito ang totoong purpose ng mga sparring matches na nagaganap sa kanilang lugar. Hindi naman napigil ang matawa ng duke sa kahanga-hanga at straightforward na sagot ng kanyang anak. Tuwang-tuwa siya na malaman na may talento ito sa pakikipaglaban. Sabay sabi na tamang-tama dahil magiging maasahan na katuwang ito ng kanyang kuya Ekel balang araw. Para namang nabuhusan ng malamig na tubig si Sion nang marinig ito mula sa kanyang ama. Nanambalik ang masakit na alaala ng pagtataksil sa kanya ng kanyang kapatid sa nakaraang buhay niya. Wala pa rin nagbago. Hibang pa rin ang kanyang ama sa nakatatanda niyang kapatid. Piniga na lang ni Sion ang kanyang kamay para mapigilan ang kanyang nag-umapa na galit. Pinapapili ng duke si Sion kung anong nais nitong premyo sa pagkakapanalo sa sparring match kanina, dahil naman sa pagkakataong ito ay nagkaroon na ng tie-in si Sion na durugan ang kapatid niyang si Ekel. Pinanggako niya sa sarili niya na wawasakin niya ang mga pangarap nito at ang pangarap ng kanyang ama sa kanyang kuya. Kaya't ang naging kahilingan niya ay ang mapunta sa front line ng gera kontra sa mga demon. Sa kwarto naman ni Sion pagkatapos niyang makipag-usap sa kanyang ama. Hindi makapaniwala si Emily na ito ang hiniling na mangyari ng Master Sion niya. Galit na galit at gusto ng manakit ni Emily. Sumasakit ang ulo niya sa padalos-dalos na desisyon ni Sion.
Pinapakalma naman siya ni Cyan dahil wala pa namang finaling desisyon. Tinatanong siya ni Emily kung nababaliw na ba ito o may idea man lang ba siya sa kung ano ang makikita sa frontline ng gera. Sinasabi ni Emily na ang lugar na iyon ay pugad ng mga kahindek-hindek at masasamang demon beast. Ang teritoryo nila ay tinatawag na Velios at matatagpuan ito sa westernmost na region ng Mossif Empire. Ito lang ang lugar na tinatawag ng imperyo na front lines. Ang foremost area ng front lines nilang ito ay tinatawag na Lamia Valley. Dito ginaganap ang ilang siglo ng digmaan ng kanilang lahi laban sa mga demons. Nung una ay tutol na tutol ang duke sa kahilingan ni Cyan pero wala na rin siyang nagawa kundi pumayag. Pero sa isang kondisyon, kinakailangan ni Cyan makapasa sa ibibigay na pagsubok sa kanya ng kanyang ama. Bago siya paigang pumunta sa Lamia Valley sa susunod na buwan, hindi naman alam ni Cyan kung anong pagsubok ba itong gagawin niya. Basta ang alam niya ay kailangan niyang palakasin ang kanyang pangangatawan. Masyado pa siyang malambot kumpara sa mga kasabayan niya. Mabuti na lang at naaalala niya pa ang kanyang mga teknik sa pakikipaglaban mula sa nakaraang buhay niya. Bukod pa doon ay may kaunti pa rin siyang nararamdamang magic sa katawan niya. Magagamit niya ito para matrain ang kanyang katawan. Excited na siyang magsimula sa kanyang training. Pero di pa man siya nakakasimula ay may bigla nang pumasok sa kwarto niya. Ang pangalan ng babaeng ito ay Elos. Siya ang sumunod kay Ekel, isa din sa nakakatandang kapatid ni Cyan. Agad nitong kinompronta si Cyan sa mga naging desisyon niya. Binati siya ni Emily pero hindi na niya ito napansin dahil sa sobrang inis sa pasaway niyang kapatid. Hindi siya makapaniwala na hiniling talaga ito ni Cyan sa kanilang ama. Hilong-hilo naman na si Cyan sa kakayugyug ng kanyang kapatid. Tingin ni Elisa ay lumaki na ang ulo ng kapatid niyang ito dahil nagawa niyang talunin si Kranz sa isang sparring match. Hindi naman siya makapapayag dito kaya't balak niyang bigyan ng leksyon si Cyan. Pinapunta na niya kaagad ito sa rooftop. Ang sumunod na eksena, pinilit ni Elisa si Cyan sa isang sparring match para mabaon ito sa co-coat ni Cyan kung gaano kadelikado ang pinasok niya. Sinabi nito na magsisimula ang laban nila sa oras na humugot na sila parehas ng sandata. Kung matatagalan ni Cyan ang atake ni Elisa sa loob ng 3 minuto ay papayag na itong makapunta si Cyan sa front lines. Tinatamad naman si Cyan makipaglaban dahil mukhang wala naman itong saysay. Seryoso naman siyang tinanong ni Elisa kung nais ba nitong dalhin o itaguyod ang pangalan ng pamilya nila. Mukhang mali naman ang iniisip si Elisa dahil walang interes sa gantong mga bagay si Cyan. Humudyat na si Elisa para magsimula ang kanilang laban. Iniisip naman ni Cyan na kakatapos lang ng sparring niya kay Kranz at ngayon ay may kasunod na naman na laban. Hindi mapigilan ni Cyan ang maasar dahil napakadaming ganap na nangyari sa araw na ito. Habang nag-iisip ay agad na siyang sinugod ng kanyang kapatid. Laking gulat naman ni Elisa na magagawa itong salagin ng 10 taong gulang niyang kapatid. Habang sa isip naman ni Cyan ay tila napakaseryoso ng kapatid niya sa pakikipaglaban kahit na 7 taong gulang ang agwat niya sa kapatid niya. Madaling nasalag ni Cyan ang atake ng kapatid niya. Sa kanya, napa-atres naman ito at siya ay nagulat. Di niya sukat akalain na masasalag ito ng kanyang kapatid. Hindi naman ito matanggap ni Elisa at sinabing may natatagong lakas pala ang kanyang kapatid. Bigla namang kinabahan si Cyan dahil tila mas naging seryoso si Elisa sa labang ito. Paulit-ulit na inatake ng kapatid niya si Cyan. Nagagawa naman nitong salagin ang mga ito. Nagpatuloy pa ang kanilang matinding laban hanggang sa makachempo ng pagkakataon si Kang para matalo si Elisa. Mga idol, pa comment naman kung okay ba tong upload ko ngayon. Huwag ninyo na rin kalimutang mag-subscribe at mag-like, pindutin ninyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi. Maraming salamat sa panunood.